Kaming dalawa lang ang nasa bahay, malawak ang kanilang sala at maraming upuan. Pero pinili pa talaga ni Reyna na umupo sa tabi ko, tabing-tabi sa akin. Gaya nung araw na nagpunta ako rito para mag-inquire tungkol dito sa pinapaupahan niyang silid. Matataas ang tagay niya sa baso at mabilis ang pag-inom nito. Kaya nalasing kaagad. Samantalang ako, normal na normal pa kasi, nakakailang tagay pa lang ako. Ipinatong na naman niya ang kanyang braso sa aking balikat. Maya't maya humaharap sa akin, nakikita kong namumula ang kanyang pisngi at namumungay ang kanyang mga mata, dala ng tama ng alak. Pero problema ko na naman ay kung paano maaalis ang pagkakapatong ng kanyang braso sa balikat ko. Ayoko namang basta na lang alisin ito kasi baka naman ma-offend si Reynan. Makalipas ang magkakalahating oras siguro o mahigit pa, knockout na si Pacquiao Tito Macoy. Tuluyan ng bumagsak na pasandal sa tagiliran ko at sa balikat ko habang nagsasalita ito ng di ko maintindihan Tito Macoy kung ano ang sinasabi. Kasi nga, lasing na, pati ang pananalita niya iba na rin. Inihiga ko siya sa sofa na kung saan siya nakaupo. Inayos ko ang kanyang kalagayan, nilagyan ko ng unan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay niligpit ko na ang alak, pati na rin ang baso at mga ginamit namin sa pag-iinom. Pagbalik ko sa sala, ayon, tulog na si Reynan. Pinagmamasdan ko siya habang tulog na tulog, nakahiga sa sofa. Parang, ewan ko Tito Macoy, parang mayroong awa akong naramdaman kay Reynan. Kalukuhan siguro kasi wala naman akong dapat nakaawaan. Hindi naman kaawa-awa ang kanyang sitwasyon. Pero ewan ko nang makita kong tulog na tulog siya, parang naawa ako ng kaunti. Naisip ko kasi na palagi siyang mag-isa dito sa bahay nila. Walang kausap. Parang dito ako naawa Tito Macoy. Siniguro kong nakalak ang gate, ang mga pintuan at bintana dito sa bahay. Liban sa kwarto, hindi ako nakapasok sa mga silid kasi sarado lahat ang mga ito. Pinatay ko ang ilaw sa loob ng bahay, pero ang nasa labas, lahat ito nakabukas lang. Pumasok na ako sa aking silid, hindi ko isinara ang pintuan. Kinabukasan, maaga akong nagising kasi kailangan kong pumasok ng maaga. Nagkakape ako ng magising si Reynan. Nakatulog pala ako kagabi, hindi ko namamalayan. Wika niya sa akin. Oo nga eh, ang tataas kasi ng tagay mo at ang bilis mong tumongga. Kaya madali kang na-knockout kagabi. Yan ang wika ko na napangiti naman si Reynan sa sinabi ko. Pumasok ako sa trabaho, maganda ang pakiramdam kasi malapit lang sa bahay ang papasukan ko, maglalakad lang. Buong maghapon, maganda ang pakiramdam ko dahil nga mayroon na akong bagong tirahan at malapit na malapit kung saan ako nagtatrabaho. Pagkatapos ng shift ko alas 3 ng hapon, lakad na naman muli ako pauwi sa boarding house. Naabutan ko Tito Macoy si Reynan. Ibinababad na sa kalamansing may toyo at merong kaunting asukal ang pork chop na binili niya. Ano yan, Reynan? Tanong ko sa kanya. Eh ano pa, pork chop, pulutan natin. Sagot niya sa akin naman. Ay oo nga pala, no? Sabi ko sa iyo, ngayon tayo magsi-celebrate. Wika ko sa kanya. At gaya kahapon Tito Macoy, nagluto ako ng hapunan, si Reynan naman abala sa pag-iihaw ng pulutan. Pagkatapos naming maghapunan gaya ng plano kagabi, nasa sala kami umiinom. Bagong Johnny Walker ang inilabas ni Reynan. Tila yata meron silang warehouse ng Johnny Walker dito sa kanilang bahay kasi palaging merong bagong butis siyang inilalabas. Ngayon Tito Macoy, bago kaming magkakilala, kaya ang inumang ginagawa namin ay parang pagkikilala namin sa bawat isa. Kwentuhan kami ng kung ano-ano, tungkol sa mga buhay namin, tungkol sa buhay ko doon sa probinsya. Ganon din si Reynan tungkol sa kanyang buhay
mga nakaraan. Dito ko nalaman na may racket pala si Renan kahit na nasa bahay lang siya nananatili. Architecture graduate siya, underboard nga lang. Magaling siyang mag-design ng building at saka bahay at magaling din siya sa AutoCAD. Binabayaran siya ng mga construction firms at real estate developer sa kanyang mga disenyo ng bahay at gusali. Marami na rin pala ang kanyang kliyente kaya malaki-laki na rin ang kanyang kinikita. Ito na rin ang dahilan kung bakit lalong hindi siya napilit ng kanyang pamilya na sumunod sa Canada. Renan, malaki naman ang kinikita mo tapos stable ka na rin. Bakit hindi ka na lang mag-asawa na para mayroon ka ng kasama rito? Sorry sa tanong ko ha, masyado yatang personal. Yan ang wika ko kay Renan. Ayos lang yan, Juancho, walang problema. Alam mo, yan nga ang dahilan. Inaayawan nila ako dahil wala raw akong oras para sa kanila. Kaya alam mo ba, mahigit ng 5 taon na wala akong syota. Noon, masasabi ko na maganda ang mag-isa ako rito kasi madalas dito ko dinadala ang mga girlfriend ko, yung mga naging girlfriend ko noon. Pero lahat sila nagsawa rin sa aming relasyon, sa pakikitungo sa akin. Dala nga nang lagi akong abala sa pagdidisenyo, halos wala akong oras para lumabas para gumala. College pa lang kasi ako, may mga nagpapagawa na sa akin na design. Kaya iniwan nila ako. Lahat sila. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako gaanong lumalabas at parang nawalan ako ng ganang manligaw pa. Pagkikwento sa akin na rin ang Tito Makoy na medyo ikinamangha ko rin. Alam mo, Renan, mahirap nga talagang ispilingin minsan ang mga babae. Kung wala kang pera, nga, iiwan ka kasi kahit daw pambili ng make-up ay hindi natin kaya silang bilhan. Magsumikap ka naman, sasabihin sa'yo wala ka ng oras para sa kanila. Mahirap nga talagang ispilingin. Alam mo, ako ganoon din. Pero ang kaso ko iba kasi, pera ang dahilan kung bakit lumipat sa kabilang banda ang girlfriend ko. Kasi pinagpalit ako sa mas malaki ang datong. Si Man yung pinagpalit niya sa akin. Yan ang kwento ko rin sa kanya, Tito Makoy, bilang pakikisimpatya at pagsang-ayon kay Renan sa kanyang mga sinabi. Sa aming pagkikwentuhan, lalo kaming nagkakapalagayang loob. At gaya ng sinabi ko na walang pasok kinabukasan, kaya ang inuman namin ay hanggang umaga. Madaling araw na talaga nang tumigil kami, nalasing kami pareho, pero naunang na-knockdown si Renan. Gaya ng kanyang ginagawa nitong mga nakaraan, matataas kasi at mabilis ang kanyang pag-inom. Kaya na-knockdown siya. Hindi siya totaling knockout. Nagawa niya pang magsabi sa akin na, "Naku, Juancho, hindi ko na kaya. Matutulog na ako." Wika niya sa akin. Nakita ko nga, Tito Makoy, masusubsob na siya sa kanyang kinauupuan. Kaya tumayo na ito para pumasok sa tulugan. Pero sa silid ko siya pumasok, Tito Makoy, hindi sa kanyang silid ngayon. Pinabayaan ko lang si Renan kasi siguro pangalawang gabi ko pa lang dito sa bahay nila. Lasing siya at alam mo na ang kanyang isip ay sanay pa rin na doon siya natutulog sa silid ko. Pero hinintay ko siya ng ilang sandali kung lalabas ito pag napansin niyang hindi na niya silid ang kanyang pinasukan. Kaso, Tito Makoy, dinig na dinig kong humiga ito sa kama. Kaya wala na akong nagawa kung di ang niligpit ko na lang ang mga ginamit namin, nilinis ko ang sala at naligo ako bago pumasok sa aking silid kasi pinagpapawisan pa rin ako kahit na naka-aircon kami sa loob ng bahay. Dala siguro ng init ng alak kaya pinagpapawisan pa rin ako. Tulog na tulog si Renan pagpasok ko sa aking silid. Kailangan ko siyang iayos ng pagkakahiga kasi ang pagkakahiga niya ay pahilis sa kama. Kung hindi ko ito aayusin, hindi kami magkakasya
sa tulugan kasi okupado niya lahat ang kama. Hindi siya nagising habang inaayos ko sa kanyang pagkakahiga. Pagkatapos ay humiga na rin ako kasi dinadalaw na rin ako ng antok. Umaga na nga kasi talaga, pero ang maganda ngayon dito sa aking silid, kahit na maingay sa labas, hindi mo ito maririnig sa kwarto kasi maganda ang pagkakalapat ng mga bintana pag sinarado mo ang lahat na ito. Pang aircon room kasi ang design ng silid. Ilang sandali nang mahiga ako ay gumalaw si Rinan. Tumagilid ito ng pagkakahiga paharap sa akin. Amoy na amoy ko na ngayon ang alak mula sa kanyang hininga. Tiningnan ko si Rinan sa mukha para alamin kung dilat ang kanyang mata at gising ito, pero tulog na tulog, walang kamalay-malay na nakita ko siya. Habang nakatingin ako sa kanya, muling gumalaw si Rinan at isinanday niya ang kanyang binti sa akin. Yumakap rin ito. Medyo nakasubsob na ang kanyang mukha sa mukha ko. Pinabayaan ko lang siya kasi ayoko namang gambalain ang tulog nito. Lalo pa't kung baga sa pagtakbo Tito Makoy, bumibuelo pa lang ang takbo nito. Kaya masama kung iisturbuhin ko ang kanyang pagtulog. Hindi ko maiwasang titigan si Rinan sa kanyang mukha. Ewan ko ba, Tito Makoy? Dala siguro ng lasing din ako, parang merong kakaibang pakiramdam akong nadama nang masilayan ko ang kaamuhan ng kanyang mukha. May itsura kasi si Rinan. Ang hugis ng kanyang mukha ay nababagayan ng kapal ng kanyang kilay. Mestizo si Rinan kasi ang pamilya nila, sa apelyido pa lang alam mo ng Espanyol na Espanyol, mula sa pamilyang Kastila ang kanilang lahi. Lalo pang dumikit sa mukha ko ang mukha ni Rinan. Bahagya ng magkadikit ngayon ang pisngi ko at ang kanyang bibig. Magkakahalika na kami, Tito Makoy, kung bigla akong haharap sa kanya. Ilang saglit pa ay parang humigpit ang yakap niya sa akin, maging ang pagkakasandal ng kanyang binti sa harapan ko ay dumiin din. Ramdam ko rin ang kanyang hinaharap ay unti-unting nagigising. Pinapabayaan ko lang siya, Tito Makoy, kasi alam ko lasing. Pero parang sadyang iginagalaw-galaw niya ang kanyang binti para dumiin din ito sa aking harapan. Pati ang kanyang pagkakayakap ay humihigpit din sa wari ko, Tito Makoy. Nararamdaman ko na humihigpit. Sa isip ko ngayon, parang nagwi-withdream yata itong si Rinan. Kaya ganyan ang ginagawa niya sa akin. Dumidiin ang pagkakasandal at humihigpit lumuluwag ang kanyang pagkakayakap sa akin. Nararamdaman ko na ngayon, Tito Makoy, na tuluyan ang nagising ang kanyang hinaharap. Napabuntong hininga ako. Kasi, ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan, nagigising na rin ang aking alaga. Nang muli ko siyang titigan sa mukha, aninag na aninag ko ito dahil sa ilaw mula sa sala. Parang gusto ko na rin humarap sa kanya at salubungin ang kanyang mukha sa pagkakaharap sa akin. Ang weirdo nga, Tito Makoy, bakit nararamdaman ko ngayon ito kay Rinan? Bakit ganito ako ngayon? Sanay ako, Tito Makoy, na minsan merong nakayakap sa akin na natutulog sa tabi ko. Mula kasi noong college pa kami, paminsan-minsan nagkakatuwaan ang tropa at paglasing na, tabi-tabi kong matutulog sa boarding house. Pero lahat iyon, mga nakayakap sa akin, nakasandal, walang Malaysia, wala akong nararamdaman. Kahit na anong klase pa ang pagkakayakap sa akin. Talagang tropang-tropa lang talaga kami. Pero kay Rinan, parang merong kaunting kiliti akong nararamdaman. Natutokso akong yumakap din sa kanya at tila gusto kong subukang halikan siya sa labi para malaman kung lalaban ito. Pero Tito Makoy, ayoko kasi baka sinusubukan lang ako nito kung ano ako pag nalasing. Pilit kong iniiba ang konsentrasyon ng isip ko at gusto ko lang makatulog na habang
ramdam ko pa rin na higpit na higpit ang pagkakayakap sa akin ni Renan.